Pagtuturong may kahusayan at sigla. Linangin ang iyong kaalaman at kakayahan sa pagtuturo. Humugot ng lakas at motibasyon sa pag-abot sa mag-aaral. Maging inspiradong guro kasama si Teacher Zel Mike. Biyahe tayo ngayong linggo, mga kaguro. Halika, samahan mo kami. Magme-meet up kami ni Ma'am Gritch sa isang napakagandang farm. Dito po sa Daraga Albay, ang Farm Plate. Dito tayo mag-usap. Subukan nating balikan ang mga na-experience natin sa webinar. Pag-usapan natin yung kinatuwa natin at syempre yung mga kinasama ng loob natin. Lahat yan ay ating balikan. At syempre, nandyan pa din ang teacher's takeaway ni Ma'am Gretchen. So ready ka na ba? Halika na, mag-usap na tayo. Nakikita nyo ba? Bahay ko yan. Dali. Joke ko lang. Hindi ko bumahay yan. Bakit tayo nandito, Ma'am Gretchen? Wala lang. Wala lang namin. Nandito kami para maiba. Oh, maiba naman. Hello po sa inyo. Relax na ang feeling. Dahil natapos na po tayo sa Radio 101 webinar natin. So, tignan nyo naman, di ba? Napaka-relax namin. Nandito po kami sa isang farm. Dito yes. Po sa Daraga. Sa Albay. Bakit po kami nandito? Ay, bago pala namin kasi ikwento. Syempre, ano, kwento ko ng after kwento. After ng seminar, kailangan may ano, retreat ba yun, ma'am? Oo. Ano, relaxation. Relaxation. Oo. So, welcome po muna pala. Sorry. Masyado kami na-excite. Welcome po sa inyo, sa lahat po ng nakikinig sa radyo, sa lahat po ng nanonood ng YouTube at nanonood sa Facebook. Yes. Hello po. At kami po ang inyong mga inspiradong guro. Opo. Si Ma'am Zel at si Ma'am Gretchen. Gretchen. Ito po sa CARE 104.3 DWAFM. Tama po. No? Hindi po kayo nawawala. Kami pa rin po yun. Lumipat lang po kami ng lugar kasi alam po namin na aware na po kayo, no, na yung amin pong station ay naka-lockdown. So, hindi po kami makakapasok. At gustuhin hindi, man po namin na nasa station kami ngayon. Hindi po kami makakapasok sa station. Kung pumasok po kami, hindi na po kami makakalabas. Hindi nyo na po kami makikita. Oh, kaya hindi na po kami nagpumilit pumasok. Ang ginawa na lang po namin ay naghanap kami ng lugar para maipasyal po namin kayo dito sa Bicol. Yes. Anong gagawin natin ngayon, Ma'am Gretch? Wala, mag... ngayon po ay magkakaroon tayo. Siyempre, katatapos lang ng seminar. Mag-reflect naman tayo. Mag-reflect tayo. At saka po, yung mga nanonood sa Facebook, no, lalo na po yung may mga kailangan ng retake. Kailangan po namin makita ang mga pangalan ninyo dyan sa ating comment box. Yes. So please, no, paki-comment po ang inyong pangalan at kung saan po kayong lugar galing. At yan po ay iisa-isahin namin para mabigyan natin yan ng retake. Po, ang ating attendance. Oo. Pag wala sa attendance, ma'am, pwede bang... Walang retake. Walang... Ala, dapat na sa attendance kayo. Make sure you're in the attendance. Oo, walang retake. So, ngayon, siguro na this first part, subukan po nating pag-usapan. Kamusta yung experience? At gusto po rin naming marinig ang inyong mga comments, no? Kamusta po yung experience ninyo? At ikukwento din po namin ni Ma'am Gretch yung aming experience
dito sa Radio 101 webinar series natin. Tignan din po natin ano ba yung mga impact na nakita natin na actually meron ng mga nagtayo ng radio station. Meron ng mga eskwelahan no, na sila po ay gagamit ng radyo at kami ay talaga namang masayang-masaya hey. No dito sa development na to. So siguro umpisahan natin, saan ba nag-umpisa tong Radio 101? Actually, itong Radio 101 po ay dumating sa akin sa banyo. No joke, no? Maraming experiences galing sa banyo. Oh. Ma'am. Yung mga experience doon, huwag natin pag-usapan. Oh, kasi magla-lunch na, no? So, naliligo ako noon and then it suddenly came, no? Kasi marami akong naririnig na mga teachers, no? Mga teachers po, na namumroblema. Talaga namumroblema sila. Paano ba yun? Wala naman kaming internet. Paano naman yung module, paano kung hindi nagbabasa, etc. No? And then it came as an inspiration. So feeling ko, galing sa Panginoon, inspiration na yan. At napakaswerte naman po namin kasi nung akin yan na ikwento kay Ma'am Raquel Camolandong, yung ating station manager, at yung aming supervisor ng program, si Ma'am Cecil Amog, is pumahig sila agad. Mm-hmm. No? Parang... okay na okay sa kanila kagad na makatulong kami sa mga teachers. So doon po 'yun nag-umpisa. Yun po mga speakers natin, mga taga FEBC po 'yon, no? So magagaling na hindi po kami nagkaroon ng problem. And then we started, no? Kabado kami na nag-umpisa. Mm-mm. Kasi hindi naman po kami nagpapa-webinar dati. Usually meron kaming mga ini-interview na mga inspiradong guro at yan po yung ipinepresent namin sa inyo every Sunday, yung mga inspiradong guro natin. So this was the first time na magpapa-webinar po kami. At alam namin, napakadami. Diba? Sobrang dami. Pag binuksan niyo yung Facebook niyo, sanda makmak na webinar. So sabi namin noon, ako baka walang umatend ng webinar namin. At awa naman ng Diyos, napakadami namang nag-register. Yes. At hindi naman ito talaga expected first in expectations. Hindi po talaga namin na-expect na ganun kadami, no, yung mag-register. So yung una po nating session ay nag-crash, no? Yung server literally ng CPD online seminars, nag-crash yung server nila kasi dinumog nyo po ng sabay-sabay, no? Yung mga nag-online, sabay-sabay pumasok. So, nasira yung kanilang server, nag-crash. So, ganun po kayo kadami. But, we felt it was also a big responsibility. Oo. No? Tapos, at first, we were overwhelmed, syempre po, ng dami. Pero, along the way, para mas nagiging, ano tayo, conscious tayo. Yung fruitfulness kesa dun sa dami. Yes. Siyempre. Na no matter how many you were, we wanted it to be personal. As yes much po. As kaya naming maging personal, ay gawin nating personal. Okay. At pinilit naman, especially ni Mamzel, na sumagot sa ating mga email, sa inyong mga email. Kasi alam nyo, si Ma'am Gretchen, may dalawa na yung makulit. Ayoko nang ibigay sa kanya. Kawawa naman. Hindi na yung matutulog no, sa kulit. So kung may mga panahon na hindi man po si Ma'am Zel o kahit po ako, may mga nag-chat din sa akin, personal message, ipagpaumanhin. Ganoon po ang nangyari. Pero sinikap naman po talaga. Oo. Tapos, ano pa ba? Siguro isa pang importante natin mapag-usapan is yung expectation. Mm-hmm. Ano ba yung expectations namin? Ang expectation talaga namin is yung call to action. Mm-hmm. Na hopefully, by the end of the webinar, ay meron po talaga kayong napulo. Whether that is about radio, or whether that is personal, yes, personal growth, kahit ano po, basta may napulo. So yun po talaga yung, yun at least sa akin, no? Sa akin naman, ma'am, siguro nagtataka po kayo, no? Guru kami, pero nagbo-broadcast kami. Sa akin po, personally, yung impact ng Radio 101 is yung excitement na maibahagi sa inyo yung puso ng pagraradyo. Na kami po yung mga guro, pero minahal din po at mahal po namin ang pagraradyo. Yun po siguro yung isa din personally na naka-impact sa akin. Paano po namin maibabahagi sa inyo ang buhay sa radyo at ang impact ng radyo sa pagtuturo at sa kumulat. Yes. Tapos, magbe-break lang po tayo for a while. So, mag-break lang po tayo sandali. Meron po kaming ibang reminder sa inyo.
pagbalik po natin, gusto namin isipin nyo na po, ano yung mga kinainisan nyo? Saan? Sa webinar. Okay. Baka mamaya kami. Gusto namin marinig, saan kayo na parang Lazar. Medyo tumaas ang high blood, mataas na yung high blood, mataas na high pa, no? Did we disappoint you in some points? Saan yung mga frustration, no? Yes. Saan natin, saan pumasok yung mga frustration? So pagbabalik, pagbalik po natin, no, magbibigay lang po tayo ng ilang paalala mula sa station. Okay, so makukuha nyo na po ang inyong CPD units, no? Kung kayo po ay nakapasa na from quiz 1 to quiz 8, kayo po ay makakakuha ng CPD units. However, meron pong announcement kasi ang CPD online seminars by TestSmart Company na may delay po. Nagkaroon po ng delay sa pag-process ng CPD units. Actually, yun po ay na-finalize na. We were expecting it to be released July 6 pa po. However, ngayon ay August 16 na, ay hindi pa po nare-release, no, hanggang ngayon. Ang policy po ng PRC is in 15 days, that is automatically approved po yan if you do not hear from PRC. Tapos, aantayin lang po yung number kasi bibigyan po yan ng accreditation number for the program at bibigyan po yan ng corresponding units. Yun po ang inaantay natin. Hindi po natin mai-issue yung official na certificate na merong CPD units hanggat hindi po natin nakukuha kung ano yung ating accreditation number ng program at saka yung units po. Usually, paano ba yung units? Usually po, ang units natin is 1 unit per contact hour. Kung titignan po natin yung sa atin, it's about 8 hours, no? Kasi 8 times po natin ginawa. So, probably that would fall between 5 and 8 units. Depende po sa appreciation nung council. But again, hindi po natin kasi ma-exacto, no, kung ilang units ito. At saka, hindi pa po natin alam yung number, no, yung accreditation number ng program. Kaya, hindi po pwedeng i-issue na ang certificate. Kasi kailangan nasa certificate yon, no. So, antayin na lang po. Pina-process po natin ito, magpa-follow up po kami ulit sa Monday and hopefully lumabas na siya kasi hindi po nakaka-meeting daw ang council because of dati pang ECQ tapos MECQ. So medyo nahihirapan din po silang mag-meeting. They're coming from different places kaya po nagkakaroon tayo ng backlog. Okay, ano po yung mga requirements natin? What are our requirements para po sa CPD? Ang requirements po natin, you have to pass quiz 1 to 8. Ito po ay na-discuss na natin dati pa, no? We've discussed this from the very beginning. Sinabi na po natin that from quiz 1 to 8, kailangan po nating ipasa. This is not something new to you, no? We've discussed the mechanics a long time ago before we even started. Ano pa po? Yung mga naka-take na po ng quiz 8, makaka-receive po kayo ng final evaluation of the course. Ito po ay importante kasi pinapasa po namin to sa PRC. Another thing is, i-verify po namin dito ang mga license number nyo kasi baka mali po yung mga license number nyo o hindi kayo nakapagbigay, no? Kailangan po nakapagbigay kayo ng license number kasi po yan ay i-re-report din. Meron pong completion report na sinasubmit sa PRC. Para po sa mga Region 5 participants, no? Yung galing po sa Bicol Region, dahil ito po ay merong advisory from regional DepEd, no? DepEd Region 5. Meron din po kaming ipapa-accomplish na evaluation form coming from DepEd na kailangan din po naming masubmit sa DepEd, no? Kasi ni-recognize po nila yung ating Radio 101, no? So, maganda po yun, no? Kasi meron tayong advisory. So, yan po yung importante. Ano pa po yung iba natin kailangan mapag-usapan? Kailangan din po natin discuss yung retake mechanics.
paano po ang retake mechanics natin? Una, starting today, we will be deleting non-active accounts. Ano ibig sabihin ng non-active accounts? If we free up po natin yung non-active accounts para po magamit naman nung mga active at makapag-retake kayo. Ang non-active account po ay walang quiz starting quiz 1 hanggang quiz 8. So, ibig sabihin, nag-register pero kahit isang quiz ay wala. So, i-delete na po namin yan. Hindi po yan nag-participate sa seminar, no? So, we will be deleting all non-active accounts. Tapos po, magsisend po kami ng email sa inyo starting tomorrow ng mga na-miss nyo na exam. So, for example, meron po kasi kaming database. So, for example, na-miss mo yung 1 or bagsak ka po sa 1, yan po ay automatic na ibibigay sa'yo. So, makaka-receive ka po ng panibagong email for retake. Ang retake po natin is only 2. Okay? That is only 2 tries. After po nun, hindi na po makaka-retake. So, please, no? Ingatan po yung retake ninyo. And then, ang deadline po ng retakes is August 20, 2020 at 11:59 p.m. Okay, so yan po yung deadline natin. So for example, hindi pa kayo nakakapag-quiz, no? Mag-quiz na po kayo. Because our deadline will be August 20, 2020, 11:59 p.m. Okay? Para naman po dun sa ating mga participants na hindi po nag-avail ng CPD. Meron po tayong mga participants na hindi po sila nagko-quiz, no? Kasi hindi nila kailangan yung CPD. We're also going to issue a certificate. If you need the certificate, no, we will be sending you an email para po sa lahat ng nag-attend pero hindi nag-avail ng CPD units. Tapos po, meron kami dong questions. Ano po yung questions natin? Yun pong compilation ng code from 1 to 8. Okay, so kailangan po maipasok nyo ng tama yung codes natin from session 1 to session 8. Tapos po, meron din po kayong sasagutan na evaluation of the course. Pagkatapos po nun, makaka-receive na po kayo ng certificate of attendance. Okay? Ito po, ang deadline din po nito is August 20. So, we will be sending the email to you. Okay? So, basically yan po. No? Yan po yung ating mga importanteng kailangan malaman when it comes to sa ating pag-receive, no, ng ating CPD certificates at saka yung mga participants na hindi po nag-avail ng CPD certificate. Okay? So, yan po, no? Yan po yung ating mechanics. So, pakisabihan na lang po, no? If you have friends, no, na hindi pa po nagko-quiz or you have friends na hindi pa po nag-quiz mula number one, no? Di-delete po yung account nila. Pag hindi sila nag-quiz today, we'll be deleting that tomorrow morning, no? So, i-delete na po namin yung hindi man lang nag-quiz. Okay po? Okay, kung malinaw na, I guess, balik na po tayo sa okay, studio. So we're back. Yes. Available pa po yung t-shirts. So, kunin niyo na po yung t-shirts. At saka merong nagmagawa ng t-shirt, ha. Sana hindi niyo po siya i-patronize. May gumagawa ng t-shirt somewhere in Samar. May piracy? Oo. Wow. Feeling ko naman Prada ako, di ba? Kina-counterfeit. So, anyway, wala po kasing permiso yon sa amin, no? That's our logo. Yung po mga t-shirt na binibili nyo ay hindi po yun for the profit, na, no? Yeah. For the purpose of profit. But that is for our ati kids. Ati kids, tapos para to keep the red light on po, no? So, para po yun doon. Hindi po yun ginawa. Actually, sa nyo nga nang galing yung idea, eh, di ba? Na yes po. Bibili kayo ng t-shirt, no? So, thank hindi naman you. Namin ibibigay yun ng para lang sa profit, no? Yes, so, po. Sana po wag natin pagkakitaan. So, anyway, punta tayo doon sa kinaiinisan. Okay? Yung mga kinaiinisan ninyo. Alam namin na when we look at your email, so pag tinignan namin yung email, nakita namin doon yung hindi makakonect, yung kumonect sa exam, nilaglag ng internet, pagbalik, bagsak. Yung ano, feeling mo nag-aral ka, tapos mali pala yung ano, failed ka pala sa end ng quiz. Kasi nakaka-receive kami ng mga email na I'm sure.
Sure. Paki-check yung system nyo. Baka mali yung system nyo. Gano'n, no? So, okay lang po yun, no? Wala pong problema doon. Opo. Tapos, yung mga gusto sana mag-live pero hindi sila naka-live. Opo. Kasi fini-fail sila ng internet nila. Mm-hmm. No? So, ito pong mga experiences natin na ganito, no? Importante din po siya. Actually, matagal na po namin na-decide na may retake. Mm-hmm. Pero hindi po namin ina-announce na may retake. Why? Because gusto po din namin na mismong yung experience is a learning process. Gusto po namin na lahat ay teachable moments. Kung sinabi na po namin na may retake, hindi nyo na po pagdadaanan yung anguish. Mm-mm. Hindi naman po sa mga sadista kami at gusto namin kayong magkaroon ng anguish. No? Meron po yung purpose. Ano po yung purpose nun? Sana po, pag tayo po ay nagturo na, pagbalik po natin, no, sa October na. October hindi 5. Na. O, pagbalik natin ng October 5, maisip po natin na yung pinagdaanan natin, yung frustration na pinasok natin, yung inis natin, bakit ganyan, unfair, hindi ako makakonect, tapos babagsak ako, eh ako nga hindi makakonect, kasalanan ko ba yun? Yung mga ganyan po ay mararanasan po ng sudyante nyo. Na hopefully, pag dumating po yung sudyante, dumating po yung point, no, na may sudyante kayo na nang hihingi ng pang-unawa. Yes, ng chance. Ng chance sa inyo, bigyan po natin ng benefit of the doubt. Of course, hindi naman namin alam kung totoong meron isa yung parang kinagat siya ng aso. No? So, hindi naman namin alam. Pero, hindi din namin alam kung totoo yun o hindi yun totoo. So, mas maganda pupunta ka dun sa benefit of the doubt. Sa tingin ko, kung ano man ang dahilan ng inyong estudyante, kailangan niyang matuto. Yes. Yun pa rin. At natutunan ko lang din, ma'am, no, na gusto ko rin pong ibahagi sa inyo na kahit gaano po kataas ang ating katungkulan, ang taas ng ating pinag-aralan, kapag tayo po ay nag-commit sa isang webinar, for example, o isang seminar, talaga pong tatanggalin natin yung ating mga ere, sinasabing mga ere, at iisipin natin, isa akong estudyante. At ako ay magsusumite o magsasubmit doon sa aking guro, sa aking teacher. Maganda, yes, naman po nating ma-practice yun. At na-practice naman po natin. Mm-hmm. So yun pong aming ginagawa sa inyo. We were very conscious. We were very intentional. Dun po sa na-experience nito. Gusto po namin na ma-experience nyo, yes, sila. Kasi gusto po namin na pagdating ng panahon nga na nandyan yung sudyante nyo, may paghuhugutan kayo. Ay, ganyan-ganyan yung pakiramdam ko dyan kay Ma'am Sel. Noong mga panahon na yun, di ako sinasagot. Di ba po yung information, madaling matutunan? Pero yung memories, yung learnings, naku, hindi natin yan makakalimutan. Na hopefully po, yung mga sudyante nyo, magiging mas relax kayo. Sa mga sudyante nyo, mas magiging understanding kayo kasi kayo mismo naranasan nyo. Mm-hmm. Sabi nila, di ba, na practice makes perfect. Mm-hmm. Pero actually, I don't believe practice makes perfect. Ako din. It has to be analyzed practice, no? Or reflected practice. Okay. Pag hindi po natin pinag-isipan, ano nga ba yung na-experience ko? Bakit nga ba ako nagalit? Bakit nga ba ako... Bakit ba ako nairita, no? Kung hindi po natin 'yon ma-wrap, no? At hindi natin maiintindihan, hindi po natin siya magagamit. Mm-hmm. Sa akin, ma'am, it will remain as a data. Yes. But data without interpretation is useless. Yes, no? Ano pa? Importante po yung grit. Para lalo na dun sa mga bumabagsak. Alam nyo ba, ang sakit-sakit sa puso ko na nagmamakaawa kayo na, Ma'am Sel, parang awa mo na. Quiz 1 lang kulang ko, Ma'am Sel. Meron akong na-receive na message. Naiiyak siya. Oo, at na-experience ko po yun. Na-experience ko po yun myself. Nag-exam ka. Nag-exam po ako. Oo. At talagang chinat ko si Ma'am Sel. Ma'am Sel, naiiyak ako. Hindi ako pumasa. Oo. Oo. Na, kaya ko po yun withheld na sabihin sa inyo, no, na may langgam sa aking salamin. Oh, anyway, yun po eh withheld ko. Bakit? Bakit withhold yun? No? Withhold po namin na pwede kayong mag-retake kasi we wanted you to develop something more than just the CPD yun. At yun po ay yung character na grit. No? The character of grit. Ano yung grit? Perseverance.
Yung ano? Na sige lang, tuloy mo lang. Alam ko po may mga naka-receive sa inyo ng email sa akin na ang sabi ko, alam nyo, ituloy mo lang. Kasi mas mahirap magsisi sa dulo. O, tingnan nyo, may retake. Kung hindi kayo tumuloy. Di sayang, di ba? So, importante po yung, sa mga estudyante natin, importante din po yun na i-develop natin yung grit nila. Madalas po pag tayo ay teacher, ayaw natin nahihirapan yung mga estudyante natin. Mga magulang, no? Ayaw nilang nahihirapan yung mga anak nila. Pero minsan, ang pinakamagandang teacher is yung pagbagsak mo. Ha? Di ba, nag-post pa nga ako, sabi ko, ang failure ay hindi ka pareho ng losing. Ang losing ay kapareho ng quitting. Pero ang failure is not the same as losing. Because in failure, you learn. Sa losing, wala. Nawalan ka. Pero sa failure po, imposibleng wala kang na. So, importante po yan na sana madala po natin, no, sa ating mga estudyante. Tapos yung growth mindset. Yung, ay, hindi ko to alam. Ngayon, alam ko na. Oo, hindi lang siya grade. Diba? Kung hindi, bubuksan yung utak. Bubuksan yung isip sa mas malaki. O na, ay, kaya ko pang i-improve. Yes. Ah, susubukan ko ulit. Napansin ko po kasi, merong mga nag-e-exam, yun na po yung mali nila sa unang take. Yun pa rin. Yun pa rin ang mali nila sa second take. Hindi sila nagpapalit ng sagot. Anong ibig sabihin nun? Naka-fix po yung mindset. Alam ko tama ako. Mm-hmm. So, hindi po ini-entertain na baka mali ako. Saan kaya ako mali, no? Mm-hmm. So, sana po maituro natin. Hindi po namin ito sinasabi sa inyo kasi gusto namin ituro sa inyo. Kasi mga guru naman po kayo. Sana lang po ay maibigay natin ang opportunity na ito sa ating mga estudyante. Tsaka po sana habang lumalaki ang laman ng ating isip, lumalawak ang ating isip, mas lumalaki din po yung ating puso. Yes. Para so, po hindi lahat information yung ating nakukuha. Tama. So, yun po, no? Yun po yung dahilan para dun sa mga iritasyon nyo. At hopefully, yan po ay ma-reflect ninyo at matandaan, no? Para po pagdating natin sa October 5, napaka-rich po ng ating experience at marami po tayong pag-uho. So, isang break pa po. Pagkatapos po ng break na ito, i-discuss na lang natin yung mga memorable. Ano yung yes. mga hindi natin makakalimutan dito po sa ating Radio 101. Ayan po, napakinggan ninyo ang ating Keep the Red Light On at sana patuloy nga po tayo na manalangin para po sa ating mga kasama din po dito sa lahat po ng sumusuporta at member po our radio anchor, technical staff yes. ng ating Care 104.3 DWAY FM. At patuloy nga po kaming humihingi ng inyong prayers and support dahil po naka-lockdown ngayon yung ating station because of COVID-19. Wala pong positive sa amin po. Only that, yung amin pong katabing lugar ay naging station ng mga positive for COVID. At ito po ay uncontrollable on our part. Just please pray for us. At meron po kayong makikitang mga contact number na nagpa-flash sa screen if you want to connect with us. To keep the red light on. Yes. So maraming salamat po. Okay, last na tayo. Ano yung memorable? Ano yung hindi mo makakalimutan? Sa buong experience natin. At sana kayo din, no, sumagot kayo dyan sa ating comment. Kung ano yung hindi natin makakalimutan. Ako, ano, memorable yung mostly lahat ng session, pero siguro may isang nag-impact talaga or kumurot sa puso ko. Yung mga kwento ninyo at yung kwento ng ating mga speakers, specifically si Ma'am Irisuegi, na nagkwento tungkol sa ginagawa ng kanilang station doon sa kanilang sa Davao. Nakita ko, ito pala yung puso ng radyo. Ito palang radyo ay hindi lang naman sa loob ng istasyon kumikilos. Saka ang lawak pala ng magagawa ng radyo. Okay, kaya talagang doon ako naging sabi ko, tama tong ginagawa ko. Yung call to action na laging ini-impose sa atin. Saka ma'am, ano rin, yung mga prayers ninyo. Mm-hmm. Ang gaganda po ng mga prayers ninyo, yung mga nag-volunteer po sa prayers. Alam mo yun po yung nai-imagine mo na you are from different, yung mga nag-volunteer from Visayas, from Mindanao,
Pero we are praying together in one purpose. Kaya isa po yung memorable sa akin. Ma'am Sel, ba't ka napaiyak? Naku, ako ba naman? Eh, konting ano nga lang, nadapa nga lang yung aso, naiiyak ako eh. Iyakin po ako. Napaiyak talaga si Ma'am Sel dun sa part mong yun. Ma'am, bakit ka napaiyak? I guess it's because it was first nung natatapos na during the last part, siguro kaya ako emotional nun kasi na parang nag-flashback sa'yo from the beginning, from the banyo, yung dumating siya sa banyo, tapos from the different places of the Philippines. Tapos ang bilis ngayon tapos na. Mm-mm. No, yung parang talagang may seasons ang buhay. Parang abang pinapanood kita, parang kang nagli-let go ng mga mag-graduate student. Alam niyo, isa yan sa pinakamahirap sa akin bilang guro. Bilang kahit yung mga kasama ko sa trabaho dati. Kapag kailangan mo na silang pakawalan, 'di ba pinapakawalan natin yung mga estudyante natin. Lagi akong nahihirapan sa pagpapakawala, mm-hmm. no? So parang I was feeling na pagkatapos noon, hindi na kayo manonood. Pero ano yun? Huwag niyo kami yun na ba, ma'am, yung memorable mo? Or meron pa? Ang memorable sa akin, yung lahat ng interaction. Mm. Yung nangyari din sa akin, kasi may nangyari din sa akin dun sa 8 weeks na yun. Alam niyo, may mga araw na inis akong sumagot. Oo, kasi alam niyo, alibawa, no, nakaka-100 email ka na. Honestly, may makukulit. Pare-pareho yung tanong. Pero you have to understand na siya, isang beses lang siya nagtanong sa'yo. Pero naunawaan niya. Isang beses lang yung siya naglumapit sa'yo. Nagkataon lang na ako, 100 na yung sinasagot ko. Okay. Pero kumbaga, it's a unique experience for her, but it's not unique to me. So parang naisip ko yon na ilan kayang mga estudyante ko ang parang mechanical mo na lang na sinasagot. Pero sila, isang beses ka lang nila nilapitan. At mahalaga yung kanilang tanong. At mahalaga yung tanong nila. So, dapat sagutin ko. Nagkakataon lang po talaga na minsan wala na talaga akong lakas, no, sumagot. Kasi madalas po ako ay gigising ng alauna. Diretso na po yun buong maghapon, no? So, yun na po yung gising ko 1 o'clock. Kasi internet namin mabilis madaling araw. So, tatapusin ko sumagot around mga 6 o'clock. Tapos yan, nagluto ka na ng breakfast. Tapos, papasok ka na sa office. Tapos, makabalik ka na lang ulit, no? So, ganyan po yung nangyayari sa akin during the time. Tapos, siguro there's also one. Meron din po kasing isang, I think there's an email na masakit. No? So, hindi ko rin siya maalis. Tapos, I realized also that email was not about me. That's about That is about yung issue niya. Nanghihingi siya ng tulong sa'yo. So, sometimes kasi, mali lang yung pagkakasabi or medyo baka mali ang pagkakabasa mo. Pero, when you think about it, he's actually asking for help. So, isa yun yung mga memories ko. Tapos, ano pa ba? Lahat, no? Kasi alam nyo, sobra naming pinaprepare yung seminar. Tsaka yung ano, ma'am, naalala mo yung ano, may nag-volunteer for their activity, for an activity? Oo, yung script si Ma'am Roselle, maamo. Yung script writing. Yes, so hindi ko na hindi ko nakakalimutan. Kasi ano eh, hindi naman namin kayo nakikita. I mean, nagre-ready talaga pala sila. Gumagawa pala talaga sila. Very important po sa amin, yung pakiramdam namin, hindi kayo stranger. Na parang kahit ang dami po natin, hindi ko nararamdaman, hindi ko po alam kung nararamdaman nyo na stranger kayo, pero sa amin, hindi kayo stranger. Parang kakilala namin kayo, lalo na nung nakita namin yung mga pictures nyo, no? Na ipa-flash po namin mamaya sa ending yung inyong mga pictures, yung ating graduation picture. Okay? Meron tayong virtual. Meron tayong virtual graduation. No? So basically yun po. So maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ng 8 linggo. Pero marami pa po kayong aabangan. No? Ipapaliwanag po namin sa inyo yung mga pagbabago sa station at yung mga kanina, no, na ipaliwanag na rin po natin yung mga reminders para po sa CPD credits, no, na kailangan nating magawa para makuha natin yung CPD credits. Okay, yung mga issue ng retake na ipaliwanag na rin po natin dun sa video kanina. So hopefully masaya tayong magtatapos, Ma'am Regen. Yes po. Oo, no. So at sana po ang Radio 101 ay isa pa lamang sa mga pagbabago or mga bagong
kain namin sa inyo dito sa Inspiradong Guro. Next week, sa mga susunod, marami pa. Marami pa po kayong aabangan sa amin. So, pagbabalik po natin, Teacher's Takeaway. May mga aabangan po kayong bago sa Inspiradong Guro. We're going to be coming up with new parts of the program, new segments. Ito po ay galing sa mga suggestions ninyo. Binasa po namin ang inyong mga problems ngayon sa classroom at gusto po talaga namin kayong mabigyan ng suporta pagdating po ng October 5 at kayo po ay mag-uumpisa na sa klase. Ano-ano po ito, no? Yung ating mga bagong segments dito po sa Inspiradong Guro. Meron po tayong Gurong Techie. Meron din po tayong bagong segment na tinatawag na Inspiradong Turo at ang Teacher Care. So, ano-ano po ba ang mga ito? Ito po yung mga aabangan ninyo sa mga susunod na linggo. Ito po, umpisahan po natin, no? Kay Gurong Techie. Ang Gurong Techie po, ito po ay segment sa show kung saan magbibigay po kami sa inyo ng practical tips, no? Mga makikita nyo po mismo mga applications sa online teaching at ang tamang paggamit nito. Sabi nga natin doon sa last session natin, it is always pedagogy over technology. So, paano natin i-incorporate ang mga applications sa ating pagtuturo? Pero, ang unang-unang consideration natin is our pedagogy. So, paano yung principles? Hindi natin pababayaan yung mga principles of learning and teaching at paano natin yan ma-enhance with this new applications, no? Online applications. So, magkakaroon po tayo ng ganyang segment. Ano pa po yung segment na isasama natin sa show? Meron din po tayo yung tinatawag nating teacher care. Yung teacher care po natin is a psychosocial emotional support for teachers. At minsan, pag-uusapan din po natin dito yung mga psychosocial emotional support na kailangan ng teacher para sa kanyang estudyante. Okay? So, sasama po natin yan dito para po itong psychological first aid. If in case tayo po sobra-sobrang nasistress, paano po natin masusuportahan kayong mga teachers? At kayo din po mga teachers ay matuto ng iba-ibang techniques para din po maibigay ninyo ang tamang teacher care sa inyong mga estudyante. And finally, ito, excited kami dito, no? Meron tayong tinatawag na Inspiradong Turo. Ano po yung Inspiradong Turo? Dito po ay magpapakita kami sa inyo ng paano nga ba yung mismong demonstration lesson ng interactive radio instruction. So ito po ay gagawin namin, we will use our own curriculum, no, sa DepEd, and then susubukan po natin gumawa ng script gawa dyan at iparirinig po namin sa inyo yung mismong demo lessons na magagawa namin. Ito po is ang intention po nito is mabigyan po kayo ng idea kung gaano kaganda ang interactive radio instruction. We're going to do this hindi lang po para sa mga kinder. Gagawin din natin para sa mga early, no? Early elementary, middle elementary, no? Tapos yung mga nasa junior high school hanggang senior high school. Tignan natin paano ang interactive instruction, radio instruction, for example, sa MAPE, magagamit ba yan sa MAPE, no? Magagamit ba ito sa TLE? So, susubukan po natin na every once in a while, we'll be giving you Inspiradong Turo. These are well-prepared interactive radio instruction demo lessons na mapapakinggan nyo po dito sa show na Inspiradong Guro. Kami rin po ay gagawa ng chat, no? Group. We're going to create a group kung saan dito po sa Inspiradong Guro page natin, gagawa po tayo ng Inspiradong Guro group. At sa grupo po na yan, magpo-post po tayo ng maraming resources. We're going to post resources para po baka sakaling makatulong sa inyo sa paggamit ninyo ng radyo sa edukasyon. Okay? So yan po ang mga aabangan natin sa mga susunod na linggo.
Samahan natin si Teacher Gretchen sa pabaon niya sa atin ngayong linggo dito sa Teacher's Takeaway. Magandang Sunday po sa inyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat. At narito tayo sa isang napakagandang lugar dito sa Daraga Albay. At ang first takeaway para sa linggong ito ay may kinalaman tungkol sa lahat ng nakikita natin sa ating paligid ngayon. Ako po, ang ganda ng surroundings natin. May puno, may halaman, may mga bato, may mga ibon, may mga bulak. At ang ating teacher's takeaway ay manggagaling sa Matthew chapter 13 verse 1. Kwento ko po sa inyo kung ano itong parable na ito mula sa Matthew chapter 13 verse 1. This is called or titled The Parable of the Sower. May isang magsasaka at siya ay may mga dalang punla, may mga dalang binhi. At habang siya ay patungo doon sa lugar na kanyang pagtatamnan, ang mga binhi ay unang nahulog sa daanan o sa daan na kung saan walang walang halaman or bato na pwedeng pagkapitan ng mga binhi o mga buto. Kaya naman, ito ay nakita ng mga ibon at dinagit nila ito, kinuha nila, tinuka, at syempre, hindi na po nabuhay yung mga buto, yung mga binhi. Habang patuloy, ang magsasaka ay nahulog naman yung mga binhi sa batuhan. Dahil sa sobrang init ng araw, sila ay nanuyo, hindi ito nagkaugat, at syempre po ay namatay. Ngayon, sa pangatlong pagkakataon, ay nahulog muli ang mga natirang binhi o buto sa may damuhan. At dahil malalaki ang mga damo doon, ay nadaig ang mga binhi, ang mga buto, at ito'y hindi rin po nabuhay. Samantalang sa bandang huli, ang mga buto nga ay naitanim sa matabang lupa. Ito'y nabuhay, nagkaroon, lumaki, at dumami, namunga. Ano po bang ibig sabihin itong ating kwento? Ito po isang parable mula sa Matthew chapter 13 verse 1 to 9. The parable of the sower. Alam niyo po ba na maihahalin tulad natin ang ating naging experience, ang ating karanasan sa Radio 101 na ating pong napakinggan or ating dinaluhan dito po sa ating istasyon, sa ating programa. Alam niyo po ba na ang parable na ating binanggit ay naghahalin tulad or binibigyang paglalaraw ang mga uri ng tagapakinig? Ang pakikinig daw po ay may kinalaman sa paglago ng ating kaisipan higit ng ating puso. Alam niyo po ba na may mga nakapansin na kapag pinagdikit daw po natin ang ating dalawang tainga, ito daw po ay magiging puso. Kaya po may kinalaman talaga ang ating pakikinig sa ating puso, sa estado ng ating puso. Kaya po nabanggit doon sa parable na paghahalin tulad dito po sa apat na uri ng pinagtamnan ng buto sa estado ng puso ng tao. Sa atin po mga teacher, very basic ang pakikinig para po sa pagkatuto. Kamusta? Anong klaseng tagapakinig ka ba? At kamusta ang estado ng iyong puso pagkatapos mong marinig lahat ng kaalaman dito sa Radio 101? Una, sabi po sa parable, yung mga nahulog sa daanan, na binhi at tinuka ng ibon, nakinig ngunit walang pag-unawang dumating. Nakinig lang at yung mga pinakikinggan ay pinaliwala, walang pag-unawa. Yun po yung una. Isa ka bang ganun? Pangalawa, nakinig, natuwa, na-excite doon sa session, doon sa Radio 101. Ngunit sa maikling panahon lamang na-excite, sa maikling panahon lamang pinahalagahan yung narinig. At ito'y pinabayaan at hindi pinahalagahan. Tulad po ng mga binhi o buto na nahulog sa mabatong lugar. Nanuyo, hindi nagtagal dahil wala namang ugat.
Pangatlo, nakinig, ngunit nabagabag, natakot sa mga problema ng buhay. Sabi sa Bible, yung iba masyado na entertain or nagpalamon sa kayamanan ng mundo, sa luho ng sanlibutan. Isa ka bang tagapakinig tulad nito? Yung narinig mo na yung katotohanan, narinig mo na yung dapat baguhin, yung dapat mong gawin, pero natakot ka kasi may mga problema. O di kaya ayaw mong iwanan yung bagay na dati mo nang nakasanayan. Huli, pang-apat, ikaw ba yung tagapakinig tulad sa isang matabaga na kung saan yung mga binhi, yung mga buto na naitanim, lumago? Bakit? Dahil ito, pinahalagahan. Hindi lamang natuwa sa umpisa, ha? Kundi hanggang huli natuwa, na-excite. Siyempre, dahil may excitement, may katuwaan. Nagawa nating ibahagi sa iba yung ating narinig at ating nalam. Hindi lang yun, nagawa nating i-apply sa ating buhay. Mga kaguro, mga tagapakinig, apat na uri ng tagapakinig ang ating natutunan sa ating teacher's takeaway at kung paano ang bawat isang ito ay naaapekto o nakakaapekto sa puso ng tao. Isa ka bang tagapakinig na tulad ng isang matabang lupa? Sana nga po. Kayo po ay iniimbitahan ko at manalangin, magpasalamat sa Diyos sa ating mga noon. Marami pong salamat sa mga binhi na hinayaan mo po, Panginoon, na maitanim po sa amin, mapakinggan at maitanim sa aming puso at lumago, Panginoon. Mapo ang mapakinggan, hindi lamang po namin isang tabi, hindi po namin baliwalain, Panginoon, kundi patuloy po naming pagyamanin, i-reflect po, patuloy po naming ibahagi sa iba. Lord, thank you for all these learnings, for all these wonderful experiences that we have. This is our prayer in the name of Jesus. Amen. Amen, Ma'am Gretchen. Amen. Thank you. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin. Isang linggo na naman po ng inspiradong pagtuturo. Ako po si Ma'am Zelle Mique. At ako naman po si Ma'am Gretchen Oco. See you again next Sunday. Yes, ito po yung pabao namin sa inyo. Kasama yung mga pictures nyo. Maraming salamat po. Congratulations. Bye! Narinig mo ang inspiradong pagtalakay ni Teacher Zelle Mique patungkol sa pagtuturo. Kung may mga katanungan, suhestyon o opinion ka patungkol sa topic ngayong umaga, maaaring mag-text sa 0946-763-9858, 0929-359-4298 at 0915-931-7184 o magkomento sa aming Facebook page sa CARE 104.3 DWAY-FM. Tumutok muli sa susunod na linggo para sa panibagong edisyon ng Inspiradong Guro.